Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng ikalima na linggo ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa mga gawa ng apostol, sinasabi ng mga apostol na hayaan ang mga hintel, ang mga hindi-Hudyo, na magpatuloy sila sa kanilang kalakaran sa buhay at paigtingin lang ang kanilang pananalig sa Diyos at ang pananampalataya na ayon sa simbahang Katolika. At sa ating Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na manatili tayo sa kanyang pag-ibig gaya ng pananatili niya sa pag-ibig sa Diyos na Ama upang ang ating pag-ibig ay magkaroon ng kaganapan. Kuminsan itong pag-ibig ng Diyos ay hindi gaanong naisabuhay at hindi naging ganap na nagbigay buhay ng ganap at kasiyasiya sapagkat nasintro tayo sa ating mga pansarili na mga hangarin sa buhay at dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kaganang loob, pinabubuti mo
ang masama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling kanawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga Hentil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na. Tulad natin, sila'y tinatanggap niya nang pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't niyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga Hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao. Nang lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating ligaligin ang mga Hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas.
Awitan ang Panginoon. Ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kung sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Pooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Webis tayo ng ikalima na linggo sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. At ang ating pong tema ngayon ay manatili sa pag-ibig ng ating Poong Hesus Nazareno. Sa ating pong unang pagbasa na mula sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 15, verso 7 hanggang 21, ay ipinapahayag na hindi sa mga pagbago ng mga tradisyon, kalakaran, o mga ginagawa ng iba't ibang mga tao, mga bansa, at mga kultura ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang mananatili sa ating Panginoong Hesus sa buhay ng malalim, masigla, at buhay na pananalig sa Kanya na Panginoong na buhay muli. Upang sinasabi sa ating salmo, ang lahat ay pinahayag ang gawa ng Panginoong nagliligtas. At ito ang pagiging kaisa sa buhay, buhay na tinatawag na ganap at kasiyasya. At
dahil buhay na ganap at kasiyasya, magkaroon ng lubos na kagalakan. Ang pinakatunguhin ay ang lubos na kagalakan. Sa versikulo 11, kapitulo 15, Ebanghelyo ni San Juan. Pero upang ating matamo itong lubos na kagalakan sa buhay na ganap at ikasyasya, sapagkat sinabi ng Panginoon na parito ako upang maglanang buhay at iganap at ikasyasya, Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 10, versikulo 10, kailangan nating tingnan sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, kapitulo 15, versikulo 10, ang manatili sa aking pag-ibig. Ang versikulo 10, kapitulo 15, Ebanghelyo ni San Juan, ang orihinal na pagkasulat nito ay ganito po. Minati inti agapi ti ime. Minati, ibig sabihin manatili. Inti agapi ti ime, sa aking pag-ibig. Paano ba manatili sa pag-ibig ng ating Panginoon? Una, ito ay ang pagsunod sa kautusan at mabuhay ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Na atin pong makita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, versos 27 hanggang 40, sinasabi niya, una sa lahat, ibigin ang Diyos sigit sa lahat. Versio 37 at versio 39, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ito yung ang pagpanatili sa Panginoong Diyos na sundin ang kanyang kautusan. Pangalawa, ito yung pagsunod sa halimbawa na pinapahayag ng ating Panginoon. Dahil sinabi niya ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 10, gaya ng aking manatili sa pag-ibig sa Ama, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y natili sa kanyang pag-ibig. Pangatlo, ang panatili sa pag-ibig ay ang pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, una sa lahat, magiging personal at maging una ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Dahil sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 19, iniibig natin ang Diyos sapagkat una siyang umibig sa atin. At pang-apat, ito ay ang pagmamahalan sa isa't isa. Dahil sinasabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 10, mag-ibigan kayo sa isa't isa gaya ko na iniibig at umiibig sa inyo. Kaya ang pagmamahalan sa isa't isa ay panatili sa pag-ibig sa ating Panginoon. Panglima, ang panatili sa pag-ibig ay ang buhay ng paglilingkod. Maglilingkod tayo sapagkat ang ating Panginoon ay isang lingkod din. Nasa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 13, sinasabi niya, wala nang pinadakilang pag-ibig liban sa isang nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ang ating paglilingkod ay handang mag-alay ng buhay para sa ating Panginoon at para sa ating kapwa. Pang-anim, ang panatili sa pag-ibig ng Diyos ay ang pagpatuloy na pagyabong at pagtubo bilang isang tunay na nanalig. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 16, hindi ikaw ang pumipili sa akin. Ako ang pumipili sa iyo. At sa sulat ni San Pablo sa Galatians, Kapitulo 5, verso 22 at sumusunod, dahil kung
kapiling natin ang Diyos, magbunga tayo ng sagana. Pangpito, ang panatili sa pag-ibig ni Kristo ay ang ating paghangad, ang ating pagnanais para sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa Salmo 73, versikulo 25, wala nang ibang hahangarin pa liban sa iyo, aking Panginoong Diyos. At pangwalo, ang manatili sa pag-ibig ni Kristo ay ang ating pagdisiplina sa sarili, ang ating pagkontrol sa sarili, ang ating pagsabuhay sa pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Hesus, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, verse 24, kung sino mang sumunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Ito yung walo na kahulugan sa panatili sa pag-ibig ng Diyos. Ang mahalaga, magmahal tayo at paigtingin pa natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating sinsero na pag-ibig at pagmamahal sa simbahan at pagmamahalan sa isa't isa. Lalo na kapag ka danasin natin at damhin ang presensya ng Diyos dito sa ating liturhiya, sapagkat si Pope Francis sumulat po ng isang apostolic letter, isang sulat apostolika, noong 29 ng Hunyo, 2022, na ang titulo po ay Desiderio Desideravi, at sa numero 11 nagsabi po sa tungkol sa liturhiya, na dito sa liturhiya, damhin na natin ang presensya ng Diyos, ang ating pakipagtagpo sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Kanya. Ikaw ba'y nakipagtagpo sa Diyos? Naging personal ba na inkwentro ang iyong pagdadasal, ang iyong panalangin at itong sakramento ng Eukaristiya, isang dakilang panalangin? Damang-dama mo ba si Kristo noong nabasa at napakinggan mo ang liturhiya ng salita ng Diyos? Damang-dama mo ba siya noong tinanggap mo siya sa komunyon o sa pakinabang na sinasabi katawan ni Kristo at sinasabi mo, Amen? Kung sa gayon na tinatanggap mo siya, manatili ka sana sa kanyang pag-ibig. Ang panatili sa pag-ibig ni Kristo ay panatiling buhay sa ating buhay, pananalig at panampalataya sa Kanya. At ang ating pagmamahal higit sa Kanya na napahayag sa ating pagmamahalan sa isa't isa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamalagi kayo sa akin, ay mamalagi sa inyo ang mga panalita ko. Hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpasigla ng loob at atin pong itutugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway
maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at tususin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Ling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghain natin ay kalugnan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaluob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na makuntangi at walang kapantay. Ipagkalumong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming paumuhay araw-araw. Sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain iyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay ang marapat ni kaya aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa mga tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa panagutan ay siyang gumago sa dating pamuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana sa amin ang pagkipagkapatid kay Jesus. Kayo kaisa na mangilisisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, ang makulob na ito, pangpara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabuhay gaya din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan niya na na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At ngayon kami pasulong na makakabang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
huwag pong maging kampante para sa ating panahon ngayon na tumaas po ang COVID-19. Maggamitin po ang appropriate na face mask, magkaroon ng proper distancing, at magkaroon ng malusog na pamaraan sa buhay, at higit sa lahat magdasal sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, ang itim na sino ng Quiapo, kayo mga naugnay, sumita ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na-cross-posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Isus na Sarino. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church sa pamutulungan natin, mga kapwa nating mga mahihirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Mga kapatid, dahil po sa ating sitwasyon sa ating kalusugan ngayon, dalawa lang po ang labasan sa atin. Doon po sa may Quezon Boulevard at doon sa Plaza San Juan. At huwag po ninyong asahan na magkumunyon kayo sa bibig. Bawal pa po sa kamay at lagi tayong sinasabi ko magkaroon ng disiplina sa ating buhay upang tayo ay manatiling matapat sa ating Panginoon. Pabaon po sa misa natin ngayon. Manatili tayo sa pag-ibig ni Kristo na ang kanyang pag-ibig ay kanya pong binuwisan. Nag-aalay po siya ng kanyang buhay sa atin upang ipahayag gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Nawa ipahayag rin natin ang dakilang pananalig at panampalataya natin sa kanya na tayo manatiling matapat sa kanya at ating isabuhay ang pagmamahalan sa mga tahanan, sa mga opisina, sa mga paggawaan, sa mga kalakalan, kung saan man tayo naroon upang ang Diyos ay mapahayag sa ating pagmamahalan at paggawa ng mabuti sa isa't isa. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Nagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang walang imahin at dasalan. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng imbisyon nito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin.